So, ayan. So far, happy ka naman sa helmet mo? Yes, happy rin ako sa'yo. Ayun! Ang pinakamalupit doon! Mga brother, magandang araw. Andito na naman tayo sa isang segment ng review ni Juan kung saan nagbibigay tayo ng feedback tungkol sa iba't ibang mga motorcycle and motorcycle gears. So, sa araw na to, kung nakikita nyo, meron na naman tayo isang Evo helmet. Ayan. So, unboxing natin siya. Siyempre, tinanggal natin yung mga tapes kanina. Pakita natin sa inyo kung anong Evo helmet ang meron. So, nga pala, habang binubuksan ko to, pinapakilala ko ang aking asawa, ang aking may bahay, at ang aking nag-iisang OBR, si Porsche. Ayan, isa talaga. Hindi kayo. Bawal marami. Yari. So, Evo helmet ay isa sa mga patok na helmet na ngayon. Tsaka, syempre, isa sa mga trusted brands. Ayan. Kasi we've seen may mga tests talaga na yung Evo helmet is nagwi-withstand ng durability tsaka yung tibay niya talaga. Yung ba yung video ng may pinalakol? I mean, ano ang tawag doon? Hindi pala palakol. Minaso. Minaso. So, yan. Isa pa lang sa mga videos na nagpapatunay ng ano. Hindi siya na... Basta-basta na sisira. Oo, hindi siya nasira. Ayan. So, itong helmet na to, specifically binigay ko para sa kanya. Hindi ko siya kasama noon dahil siya ay namamasyal sa Japan. Binisita niya yung kaibigan niya doon. Eh, gusto ko na makabigay ng helmet para sa kanya para pagdating niya, ano na kami, pasyal na agad kami. Ayan. So, eto yung ating ganda. Evo helmet na i-review. Ito ay ang Evo Razor Titanium Gray Color. Ayan. Ganda. Di ba? So, gaya ng sabi ko, para sa kanya talaga to. Pero siguro, i-describe ko na rin sa inyo yung unang-una yung physical features muna niya ng helmet na to. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung kulay niya, ano siya? It's matte gray. Ayan, hindi siya glossy or ano. Matte gray na merong mga konting red, close to orange lining. Ayan. Sinadya natin yung lining na yon kasi gusto natin na medyo babagay dun sa motor natin kasi yung motor natin na nabigay, kung makikita nyo dun sa mga unang videos natin, yung Aerox S na matte blue, may mga touch at saka may mga accent din siya ng orange. Yan. So, again, ano siya? Half-face helmet. Yan. Half-face helmet. Tapos, ang standard na visor na kasama niya ay yung clear lens na tinatawag natin or clear visor. Yan. Dahil para sa kanya to, ang size nito ay medium. Medium. So mamaya tatanungin natin siya kung ano bang feel kapag sinukat na natin to. Okay? Unang-una sa presyo. Yan, sa presyo ng helmet na to, ito ang retail price nito ay 2,895 pesos. So halos 2,900. Pero nung nakuha natin to, salamat sa Moto, shoutout sa inyo, sa SM North, ground floor or lower ground yata. Hindi ko sigurado. Anong basta, building? SM, ano ba yung Annex? Main? Hindi sa main? Annex. SM Main, lower main ground building, floor. Pinakaunang itinayo nung panahon pa. Ayan, lower ground floor, nandun yung Moto. Meron silang sale. So, nakuha natin tong helmet na to for only 2,495. So, halos 2,500. Original price is 2,900. Tapos, nakuha natin siya for 2.5. So, halagang 2.5, meron na tayong original branded Evo helmets. So, laki nang natipid. Tapos, hindi siya yung mga imitation lang. Yes, original. Ayan. Importante, mga brother, nga pala, marami kasi sa atin bumibigyan ng helmet para lang to comply sa mga checkpoints, sa mga ganyan. So, tandaan natin, ang unang-unang purpose talaga ng helmet ay safety. In case of... alam niya, di ba? In case anything happens, wag naman sana, talagang para ma-protectionan tayo. So, importante na yung mga helmet natin is up to the standards and quality ng mga safety quality checks yan. So, importante. So, wag kayong bibigyan ng mga peking helmet. No, no yun.
Okay? Okay. Pagkataas ng presyo, discuss natin yung ilan sa mga features ng ano, ng helmet na to. Una, pansin nyo sa taas, yan. Meron siyang malaking ventilation cover. So, kapag naka-forward siya, nakasarado, yan. Tapos, kapag pinullback mo siya, konting isang click lang yon, naka-open na yung ventilation. Ano ba yung ventilation? Ito yung airflow na pumapasok sa helmet natin para hindi masyadong mainit. Diba? Merong simoy ng hangin na kahit papano pumapasok sa loob. Kaakibat ng ventilation na yan is kung papano yung structure ng helmet natin sa loob. Pakita natin sa inyo, ha? So, yung helmet natin na to, ayan, teka lang, adjust natin para makita nyo. Ayan. Kung mapapansin nyo sa loob, hindi siya plain na foam lang. Ayan, yan, yan. So, meron siyang structure para magkaroon ng airflow o yung, kumbaga, daanan ng hangin sa loob para hindi siya ganun kainit. May iikot or mag-circulate na hangin sa kanya. Ayan, importante yung mga linya na yan, yung mga space in between. So, that's structured talaga para magkaroon ng ganong effect. Merong circulation ng hangin sa loob. Although, half face naman siya. So, kumbaga, marami talagang hangin na mapapasok sa kanya. Pero iba pa rin kasi yung sa ulo eh. Kasi doon, mahirap naman. Yung nagpapawis. Yun, yung nagpapawis. Tsaka mahirap na rin talaga mainitan yun. Okay? Let's see. Ano, iba pang features na tong helmet na to is dual visor siya. Yan. Ang ibig sabihin ng dual visor. Parang yan yung ibig sabihin ng dual visor. Ano ibig sabihin ng dual visor? Ano ba yan? Kaya ko, makakasagot ko ulit eh. Tutong pa ako eh. Yan. Ano? Meron na siyang parang built-in na shades. Yun. Napaka-importante nun. Ito yung sinasabi ni Mami. Yan. Kita niya ba? Angat muna natin yung ano. Yan. So, kahit na hindi, yung gagamit ng helmet na to, eh, walang ano, walang shades. Kapag medyo mainit na, i-clip lang to or i-switch lang tong ano na to, tong lever na to, para ma-activate yung second visor, which is made up of smoke lens. Yan. Yan siya. So, smoke lens siya, para syempre iwas ilaw. Very, ano na siya, very ready, very convenient, di ka na mag-shade-shades pa. Para ka lang, ano, parang superhero na nag-activate ng, ano, ng iyong armor. Ayan. Ayan. Oh, di ba? Yan. Isa pa, gaya ng karamihan helmet ngayon, tsaka ng mga Evo helmet, meron siyang easy pull strap. Ito yon mga brother. So, halapit lang natin sa inyo, ha. Ayan. So, napakasimple lang ng pagkabit. Pero yung pagtanggal niya, ito, kailangan lang itong hatakin. Tatata. Hatak lang yan. So, hindi na siya nakalock. Ito, matatanggal na lang siya. But ano ba yung iba? Yung iba kasi, de-clip, de-pindot, so yung may lock sa gilid. So, ito kasi, napakadali lang. So, once you lock it, isang hatak lang nito. Tsaka meron siyang konting handle siya dito. Okay. Para mas madali, hindi mo dudukitin ng daliri. So, hatak lang na ganyan, in four fingers, okay na. Release na kagad yung helmet natin. Ayan. Tsaka, isa pa siguro sa features na maaari nating mabanggit sa helmet na to, eh, detachable at washable yung foam niya. So, ito, sa loob niyan, merong mga clip. Ayan. May mga button clip yan. At kung maririnig nyo, yun. Ayan, oh. All throughout yan. All throughout. Buo yan. Pwede nyo siyang ma-detach para if in case kailangan na siyang hugasan or labhan. Kasi pwede siyang i-wash. Pwede siyang i-wash but not washing machine. Not washing machine. Hand wash lang, brush. Maibigad siya, mapaarawan, para siyempre, ano lang yung disinfected yung helmet natin. Ayan. So, iyan lang sa mga features ng helmet na to, bukod sa, you know, looks niya na ganyan. So, ngayon, i-fit na natin kay Mrs. Tapos, nagagamit niya na rin to sa, nagamit niya na rin to, no? Sa mga short rides. Yung pinakaunang ride natin kasi yung kinabukasan ng pagbili ng Aerox S. Mm. Buta kami agad ng Spiral kasi anniversary namin yun. Coming from? Coming from Bulacan to Pasay, Manila. Ano yun eh, tawag dito? Umaga ba tayo umalis? Umaga. Sobrang aga kami umalis.
Di na, So, 9. ang mga 9, no? Kasi for lunch pala yung ano, yung schedule namin. Oo, tapos ginamit ko to, yun ang Ito na yung ginagamit. pinakauna. And comfortable naman siya. Ayan. Fit nun, fit natin muna kayo, no? Si Miss. Dahil sweet ako, isasuot ko sa kanya. Hindi ako yung ano, turo natin yung tamang Ah, sige. palagay. Ayan pa ga. Shadow pa ga. Ayan, hawakan nyo dito. Tama ba? Kita ko lang dito sa video mo. Eh. Oh. Nandito Baka mo rin. Yan, ganyan. Nag-subscribe na rin ako ah. Subscribe din kayo ah. Motor ni Juan. Ayan. Tsaka dun sa akin, Team Cadiz. Ah. Ako po yun. Ayan. Family channel namin. So, hawak nyo. And then, pasok sa ulo. Ayan. And then, flip. Ganda. Ng ayan. Helmet. Sa akin, sagad kasi maliit po akong tao. Kaya, ayan. Tapos, sa inyo naman, kung gusto niyo na rin agad itong ibaba. Ah. Diba? Sa so, kasi inyong... kung malayo-layo yung biyahe nyo, mahangin, mas advisable na ibaba nyo to. Ayan. So, Mami, base sa fit saka sa gamit mo, pag-usapan muna natin, yung ano, yung itsura ng helmet mo, ano sa tingin mo, satisfied ka ba? Kung ito, di ba yung ganito mo? Okay. Ano, tag dito, itsura, unang-una binilin ko sa kanya since hindi namin to sabay binili. No? Nasa Japan ako nung binibili niya to. Sabi ko, ayoko ng mukhang pa-girl. Hindi ako ma-pink na babae. Any color, mas gusto ko yung ang datingan panlalaki. So, since, ano naman eh, di ba, wala namang gender ang helmet. Pwede yun. Naman pang babae, pwede naman pang lalaki. Unisex naman talaga. Pero mas gusto ko yung hindi mukhang pang babae. Walang touch of pink. And maganda yung napili niyang kulay. Tinawagan mo ba ako dito? I was sending you pictures. No, okay. So, hindi ko talaga nakita bago niya binili. So, nakita ko na after na niyang bilhin. Sabi ko, okay, nagustuhan ko. Tsaka knowing na Evo, yung brand na sinasabing very reliable, no? Na sa Moto pa niya binili. Oh. Hi, Moto. Hello sa inyo. Ayan. So, satisfied ka naman satisfied overall looks. Satisfied na ako. Una-una masaya ako dahil hindi, walang pink yung kulay. Ah. Ayun. Okay. Eh, yung ano, kumusta naman yung fit sa ulo mo? Ito, medium size to eh. Medium size ha, face helmet. Kumusta naman yung fit? Oh. Dyan sa yung fit, ayan, okay naman, hindi naman siya yung, kung nakaklip to kahit nung biyahe namin, hindi naman siya yung magalaw. At saka, nung una lang, kasi medyo maluwag pa yung pagkaka-strap, so parang gumanon siya. Gumanon siya sa mukha ko. So, in-adjust lang namin ng konti, pero after namin i-adjust, yung strap, okay na siya, knowing na malayo-layo din yung biyahe namin. Ilang kilometers yun? Wala kang 2 spiral. Mga 40 kilometers. 40 kilometers, and then that time, medyo marami na rin mga 40, sasakyan. 40, 50, mga ganun. Marami na rin sasakyan. So, medyo natagalan kami dun sa biyahe. Pero the whole time, okay naman. Mention ko na rin yung siguro dahil meron ditong air ventilation, okay naman siya. And since sa face naman siya, medyo, what we call it, medyo presko naman siya. Okay. Kumusta yung weight, yung bigat ng helmet sa ulo mo? Kasi si Mami ay hindi masyadong matangkad at nakapansin nyo, sexy siya. Maling kinitan lang po ako. Yan. So, yung bigat ng helmet para sa'yo, kumusta? Yung bigat ng helmet, carry naman ng ulo. Hindi naman ako yung bigat na parang pakiramdam kong merong ano. At pa parang binabatukan mo. Baka ganti kahit pa paano. Ayan. Parang ano, parang hindi naman siya yung parang may 10 libro sa ulo. Ayos lang. Alam mong may kaunting bigat kasi alam mo naman na pang-protection naman talaga siya. Caring-carry lang. Okay. So sabi mo rin kanina, medyo natagakay mo na, medyo presko dahil open face. Yung ventilation niya, kumusta naman? Ventilation. Yun nga, nabanggit ko na kanina. Okay, hindi ako pinawisan. Talaga ang pawis ko siguro dito lang. Kasi talagang mainit sa Pilipinas. Saka nung panahon na yun, buti na lang din, biyahe namin, pinakaunang biyahe, hindi umulan. Tama? Mm-mm. So parang... Makulimlim lang. Makulimlim, natatakot na nga kami. Pero parang, sige, bahala na. Hindi naman ako nainitan na tagak-pawis na gano'n. Hindi naman. Okay. Ayos lang. So yan, medyo init, kulim-gim yung biyahe natin eh. Kumusta naman yung function ng dual visor niya? Or yung dual visor visor, niya? I find it so astig.
Kasi before, nung kasi nga nagmamotor na siya before, may mga naging motor na rin before. Ayan, oh, ang lakas makaganda. Oh, pati sa mga babae, okay lang. Hindi siya yung parang, ay, ang dual visor, pang lalaki lang, gano'n. Kasi medyo malaki siya. Pero hindi, kung nakikita nyo, ito, parang feeling ko lang, ah, tingin ko lang naman. Parang bagay naman siya sa akin bilang babae. Yung view mo sa ano, malinaw naman ba? Malabo? Masyadong madilim? Malinaw. Para ka lang talagang nag-shades na may gano to. So, hindi ka nasilaw. And then, I can say na for me, for my eyes, kasi maingat ako sa, ano, sa mukha ko and sa mata ko, protection na rin siya sa kung ano man yung pwedeng, possibly pwedeng insekto o dumi. Kasi kung nakababa na rin naman tong ganyan, ayan, parang may protection ka na rin. Pero I can say na pagka may dual visor, para siyang double protection para sa mata natin. Ayan. So, mga brother, nakita niyo yung feedback ng aking OBR, si Mrs. Parang ganito na lang. Mukha akong maganda pa rin. Maganda ka pa rin natin. Si Mrs. ng Team Cadiz. So, ayan. So far, happy ka naman sa helmet mo? Yes. Happy rin ako sa'yo. Ayun! Ang pinakamalupit doon! So, sana na-appreciate niyo yung review na to. Again, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe, like, comment on the video kung may mga suggestion kayo. Base sa mga napapanood nyo na so far. Pero muli, nagpapasalamat kami sa patuloy niyong pagtalakay, panonood sa amin. Sana wag po kayo magsasawang sumuporta. So, isang naman araw po, lumipas sa buhay ni Juan. Subscribe! Dito sa motor ni Juan. So, again, kita-kita po tayo sa iba pa nating video. Bye!